Magandang araw Pilipinas, unang Lunes ng Oktubre 2017 at magandang balita, wala pong anumang sama ng panahong nakakaapekto sa anumang bahagi nitong ating bansa. Nakalabas na rin kasi ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na ating binantayan nitong mga nakalipas na araw. Narito ang forecast. ITCZO, Intertropical Convergence Zone, ang dominante sa Southern Luzon at Visayas. Dala nito ang maulap na kalangitan na may chance ng kalat-kalat na mahihina hanggang katamtamang mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha sa mga lugar na ito. Sa natitirang bahagi ng Luzon at nalalabing parte ng Visayas hanggang sa Mindanao, maaliwalas na panahon ang mararanasan maliban na lamang sa localized thunderstorm sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ano nga ba ang ITCZ at paano ba ito nagdadala ng mga pag-ulan? Narito ang isang napapanahong kaalaman. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa, Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH News Tealevision. Magandang araw sa inyong lahat.